naghahanap ka ba ng budget meal na helmet? Sabi nila mga katrops, na ang SEC o yung SEC helmet daw ay isa sa mga pinaka budget meal na helmet dito sa atin sa Pilipinas. Totoo kaya yon? Tingnan natin mga katrops, pag-usapan natin ang iba't ibang lasing SEC helmet dito sa shop na to at alamin natin kung talaga sinasabi nila na budget meal ang helmet na to. Okay? Let's go! Simulan natin mga katrops, sabi nila ulit, budget meal daw, si SEC helmet o si SEC helmet, totoo ba talaga? So ito, isa-isahin natin yung mga helmet design dito ngayon sa Helmet House. Ano ba yung Helmet House? Ang Helmet House mga katrops, ay isang shop dito sa Santa Rosa, Laguna, located at Grand River Store. At syempre, meron silang branch or meron ang main branch nila ay nadodon lang sa Katapatan Homes, Cabuyao, Laguna. Okay? Ngayon, shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. Siyempre, sa ating mga supporter, sa ating mga subscriber. Unahin natin yung mga kasama natin sa trabaho. Yan, shoutout sa lahat ng accounting ng FCC Philippines o sa mga nagsagagandana sa sexyang accounting ng FCC Philippines Corporation. Una, si Beb Maramba. Beb Maramba, maraming salamat. Siyempre, ingat ka palagi. Si Christina Trinidad, si sexing Christina Trinidad. Ayan, ingat ka palagi. Mag-motor ka na, huwag ka na mag-bike. Okay? Si Randy Kang. Ayan, si Randy ang heartthrob ng HR. Randy Kang, heartthrob ng HR natin yan. Si Gemma Trinidad. Gemma Trinidad, maraming salamat sa pagsuporta kay Papa Henry. Si Nancy ng Momulan. Nancy, ayan, ano ba dapat sabihin kay Nancy? Mag-jowa ka na. Ayan, okay. Si Julio Senoso ng Molding. Ayan, maraming salamat din sa pagsuporta kay Papa Henry. Shoutout sa'yo kay Julius. At syempre, shoutout din natin yung ating mga sa YouTube natin, syempre. Pre, huwag natin kakalimutan. Shoutout si CJ Kalingay. So, CJ Kalingay, maraming salamat. Sabi mo, lagi yung pinapanood ang ating video. Ingat ka palagi. Soon, sana magkita rin tayo at mabigyan ka ng sticker. Siyempre, makapagkwentuhan din naman sa'yo. Si kay CJ Kalinga, yan. Ingat ka palagi ulit, no? At siyempre, si Danks Motovlog. Danks Motovlog, tuloy-tuloyin mo lang yung pag-content mo. Soon, aangatin tayo lahat, okay? Yan. At sa ating mga kakilala sa mga sponsors, sa mga kaibigan, Sir Mrs. Prince, Helmet House, Monsaiken, and okay, so paano? Simulan natin ang sinasabi nilang budget meal daw na SEC helmet. Simulan natin dito sa pinakamura. Ito yung nagkakahalaga ng 2,800 pesos, mga troops. Ito ang 2,800 pesos na SEC helmet. So ang tawag na nito ay drop. So yellow drop. Ano ba talaga itong 2,800 pesos na SEC helmet na to? So, tingnan mo natin, isa-isa lang natin. So, yung kanyang visor, dito yung bukasan ng visor. Naka-dual visor na ito, mga troops, sa halagang 2,800 pesos. Naka-dual visor na. Yan. Okay. Dual visor. Yung inner naka-quick release. Kasi aluminum talaga, naka-quick release ngayon talaga yung mga helmet ngayon. Quick release. Yung inner lining niya, o yung pinaka-foam niya, ito. Yan. So, tingnan natin yung inner lining yan. Yan. So, normal, medyo magaan siya ng konti. Para sa akin, ha? Medyo magaan. Iba yung pagano niya. Tapos, yung air bend niya, ito. So, pinaka-air bend niya, ganun, gumagalaw siya nun. Meron din itong air bend din, dito. Exhaust! Kaya din yung exhaust niya. So, ito, sana totoo yung exhaust niya. Tingin ko totoo naman kasi yung iba parang nakapato lang, pero ito tingin ko totoo naman yung pinaka-exhaust niya. Ayan, ito ang pinakamura ni SEC sa halagang 2,800 pesos. Meron ka ng drop na SEC helmet at dual visor na quality. Wala ka namang problema sa quality ng helmet at ngayon tingin tayo ng medyo pricey ng konti. Ito si Revolt. Ayan.
Si Revolt, nagkakahalaga ng 3,300 pesos. Bakit ba siya medyo mahal? Kasi, naka-modular siya. Yan. So, ito medyo pricey ng konti. Pero, okay na rin siya sa ano, 3,300 na modular siya. Then, dual visor. Ayan. So, kung nag-harap yung dual visor, ayan. Okay. Then, yung looks. So, dito lang yung pindutan niya para sa dual visor, no? So, pre-press mo lang siya dito. And then, bababa na siya. Okay. Yan. So, yung ano mga kagandahan ng dual visor at ang advantage at disadvantage ng dual visor? Sa disadvantage, syempre, medyo mabigat ang dual visor. And then, siguro, pagtagal-tagal, baka magkaroon ng problema dito at pinaka-visor ganito. Yan, yung pinaka-modular niya. Yun, siguro, so, kasi may na-encounter na ako ganun. Nasisira na siya. Hindi siya umaangat, bumababa na siyang usa. At syempre, for safety, syempre, safety naman to, kaya lang syempre, mas safe pa rin yung full pace. Yan ang disadvantage. Ngayon, ang advantage naman, so, sa mga mahilig mag-rides, tapos, nauhaw, angat mo lang siya ng konti, angat mo lang siyang ganun, pwede ka uminom, mag-yossi, syempre, iba nag-yossi, o kaya magpunas ang pawis, so, yun, mas convenient nun. O kaya naman, kung gusto mo namang sobrang init, naiinit sa biyahe, at gusto mo medyo fresh yung hangin, so, angat mo lang siya dito, tapos, ayan, naka-dual visor ka, ayan, okay, so, open yung face natin, o yung mukha natin sa hangin, so, sobrang init, okay. Yun ang kagandahan naman sa modular natin, ayan. So, 3,300 pesos, okay na. Budget na yun, di ba? Kasi yung ibang full face natin sa ibang brand, eh yung 3,300 ay naka full face pa lang yon sa ibang brand yon. Pero dito, mayroon itong modular at dual visor pa. Ito naman, ipapakita ko sa inyo na mayroon din namang full face sila na medyo pricey din ng konti. Sabi natin, halos panapat lang sa mga ibang brand. Ito yung, si Patriot. So, yung Patriot na to, nagkakahalaga ng 3,300 pesos. Ano ba yung spec nito? Gusto ko natin makita, di ba? So, sa gilid lagi, yan. Siya ay single visor. So, medyo kakaiba ng konti. Pero maganda yung design, maganda yung looks niya. Sa 3,300 pesos, okay na to. Kasi, yung foam niya, maganda. Malambot yung foam niya. Yan. Okay to. Okay. Some new ba si Sek? Matagal na rin sa market to. Marami na rin gumagamit ito. Kilalang brand. Siyempre, si Chairman Masato. Alam niyo naman, siyempre, ito yung ginagamit niya pag nag-release siya. SEC helmet, di ba? Or, check niyo rin yung kanyang mga video na siya naman talaga yung ambassador ng SEC helmet. So, shoutout kay Chairman Masato. Ayan siya. Siyempre, shoutout din sa inyo lahat. Okay. Ito si Sek Fit Patriot. Ayan, sa mga Sek helmet na nagkakalagang 3,300 pesos. Okay, ngayon, tanong natin kung budget meal ba talaga si SEC helmet. Kasi mga trolls, sa 2,300 pesos na meron ka ng quality helmet, okay na yon, quality na yon. Kung gusto mo naman na modular, syempre nagkakalagang ng 3,300, may modular ka na. Or kung gusto mo naman full face na nagkakalagang naman 3,300 pesos, pero single visor lang yon. So, overall, masasabi natin, honestly, pwede na sa budget bill yan. Pwede sa budget bill. Kasi 2,800, meron ka ng quality helmet eh. Diba? Sek helmet pa yan, diba? Alam naman natin na isa sa mga kilalang brand na rin ang Sek helmet. So, no helmet brand war tayo. No, pinapakita ko lang. At syempre, hindi po tayo binayaran ni Sek helmet para i-review o ipakita sa atin kung ano nung klaseng design o yung ang Sek helmet na pinakita ko sa inyo. Okay? So, paano mga troops? Yan lang muna ngayon pinakita ko sa inyo kung budget bill ba talaga si SEC helmet or hindi. 2,800 pesos meron ka ng full face. 3,300. Meron ka ng modular at saka meron ka ng full face din. Pero single visor, no? Yun. So, punta na rin kayo sa shop dito para makita nyo yung mga iba't ibang klase pa ng helmet. Hindi lang SEC helmet ang makikita nyo dito. Okay? So, paano mga troops? Ingat kayo palagi. Rise up always because your family is waiting for you.